Sophia. You went to her house at nagbantay ka sa labas ng bahay niya. Oh my gosh, you're in love with that woman. Hindi ka nakunan. Tingin ko naman, dito rin tayo pupunta. Sakit aminin dahil masama eh. Pero nung nawala yung baby natin, may part sa akin na nagpapasalamat ako. Pero ngayon, wala yung baby. Kaya wala na ako nakikitang rason para magbalik ang mata yun. Hindi ako alis dito hanggit hindi mo ako kinakausap. I don't care kahit mabulok ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. If that's what it takes para mapatawad mo ako, then so be it. Papakabulok na lang ako dito. Hindi ka pwede sumuko. Hanggat may magagawa, subukan mo. Tingin ko mahal ka pa rin naman ni Paul eh. At ganun ka din sa kanya. Hanggat mahal niyo ang isa't isa, may pag-asa pa. Mahal na mahal ko si Paul. Minsan si Paul, dali ah! Oo, Oma! Bilis! Bilis ka! Siguro, dapat patawarin ko na siya. Wait. Pero sinaktan niya ako eh. No. Hindi ako dapat maawa sa kanya. Jessica. Anong nangyayari sa'yo? You really are in love. Sigurado ka, sir. Kanina pa nakasunod sa atin eh. Basta magmuhihin to. Diretso mo lang. Kidnapper, kidnapper. Tatawag na ako sa kasamang ko para makatawag ng polis. Hindi. Hindi masasamang tawag mo ngayon. Sumusunod sa ating asawa ko yan. Sir, may sakit po ako sa puso. Ayoko ng ganitong tension. Kung gusto ninyo, kausapin nyo na lang asawa nyo. Usap na tayo, di ba? Ano ba itong ginagawa mo? Sir, sino kayo? Ba't kayo nakatambay dito ng ganitong oras? Magnanakaw kayo, no? Naragyan. Sir, huwag niyo naman ako pagbintangan. Wala akong ginagawang kasalanan. Sumama na lang sa akin, sa opisina ka na lang magpaliwanag. Teka, kakahuli lang sa akin, sir. Wala namang ginagawang masama eh. Guard? Ma'am, kilala niyo po ba to? Bisita ko yan. Ganun po ba? Pasensya na po. Madam, sa palagay mo, mukha bang magkakaayos yung dalawang yun? Siguro. Sana. Aba eh, kung ako ang hinahabol ng isang babaeng ganyan, hindi na ako magpapakipot. May opinion ka? Sugit naman ang batang to. Alis na nga dito. Come in. Eh, salamat ah. Akala ko titiisin mo na ako eh. Look, I'm sorry. Hindi dapat ako nagsinungaling sa'yo. Alam ko galit ka sa akin. At alam ko nasaktan din kita. Ayoko naman nun. So please, can you forgive me? Look, Bart. I don't know what is this game you're playing. Pero, hindi ko na kayang itago sa sarili ko kung anong totoo. So sana,
aminin mo rin sa akin yung totoo. In love ka ba kay Sophia? No. Pinuntan ko lang siya para i-check lang ako sa bahay niya dahil... Yes or no, Bart. Just yes or no. No. Do you like me? Yes. Nandidigaw ka ba sa akin? Oo. Oo naman. Then, remember this day. Because today, sinasagot na kita. I love you too, Bart. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Oo nga. Pero aalis ka na eh. Pwedeng hindi na kita makita ulit. Gusto ko lang malaman kung meron ako nagawang tama. Kung nagawa ko ang lahat. Baka sakaling may maisalba pa ako. Baka magawan ko pa ng paraan. Paul, mahal mo pa ba ako? Paul, please sagutin mo kung mahal mo pa ako kasi ikaw mahal pa rin kita. Gina, mahal kita eh. Kung ganun eh, bakit kailangan mo umalis? Kasi kung hindi, baka dumating yung panahon na kahit na yung pagmamahal na yun, mawala pa eh. Siguro, Gina, kung hindi nangyari lahat ng to, siguro kung hindi tayo maaga nagpakasal, siguro kung natupad natin lahat ng mga gusto natin, siguro saya-saya natin eh. Kasi mahal natin ang isa't isa eh. Kaso hindi yun yung nangyari. Gina, sinisira na lang natin ang isa't isa. Masakit man aminin. Pero alam ko pareho tayo na makakaramdaman eh. Pag nagkikita tayo, naaalala lang natin yung mga frustration natin sa buhay. Yung mga bagay na hindi natin natupad o nagawa. Gina, ikaw naman yung tatanungin ko. Gina, nung magkasama pa tayo, nung nagsasama pa tayo, kailan ka huling umiti? Yung ngiti na totoo, ha? Hindi yung peking ngiti na pinapakita natin sa isa't isa. Hindi ka matandaan. Kailan ka huling naging masaya? Hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Nagsisinungaling na lang tayo sa isa't isa. Kasi alam natin na wala na tayong dahilan para magsama pa. Kahit mahal natin yung isa't isa. Siguro. Siguro kasi ang dami na nangyari sa buhay natin. Masyado na tayong maraming hinanakit sa buhay natin. Siguro sa kaso natin, hindi nila sapat yung pagmamahal eh. Siguro sa kaso natin, gamitin na lang natin yung pagmamahal na yun para pakawalan yung isa't isa. Kasi Gina, alam natin na yun ang makapagpasaya sa ating dalawa ngayon eh. Simula ngayon, hindi na tayo magpapagap na masaya tayo kapag anniversary natin. Hindi na tayo magpapakaromantic pag Valentine's. Pasko, tsaka bagong taon.
Hindi na ako mapapagam na gusto kitang ipagluto. At hindi na rin ako magpapanggap na gusto ko yung luto mo. So this is goodbye? Sana pagdating ng araw, sana paghanda na tayo. Sana tayo pa rin. Sana dumating yung panahon na yun. Mahal kita. Mahal din kita, Gina. Oh, ayan o! Ayun mo ka nagkaayos na sila ni Gina. Ako, magandang congratulations. Isa naman naman sa mga plano mong natupad. Gina! Oh! Bakit? Ano nangyari? Kailangan na namin iwan yung isa't isa. Tama siya. Masyado kami maaga nagpakasal. Sinira lang namin yung buhay ng isa't isa. Lagi ko gustong malaman na mahal niya ako. At di niya ako iiwan. Pero, Gina, totoo ba yung sinabi ni Paul na sinadya mong magpabuntis? Oo. Pinagsasalosan kasi ako nun eh. Yung barkada namin. Nalaman ni Paul na buntis ako. Pinakasunod niya ako. Pero buti di ko nakita na yun yung tanda ng pagmamahal niya sa akin. Kung saan nakita ko lang yun. Sana hindi kami aabot sa ganito. Kung sana hindi ko ginagawa ng problema yung mga insecurities ko. Sana hindi magiging ganito yung sitwasyon namin. Ano, ayos ka lang ba? Kasi parang kayo na nagbago yung timpla mo nung nagkukwento si Gina. Wala. Kaalala ko rin kasi yung nangyari sa akin dati. Nung mabuntis ako, ang kaibahan namin ni Gina, siya pinakasalan. Ako hindi. Nung sinabi ko sa lalaking yun na buntis ako, ininsulto niya ako. Pinahiya niya ako sa mga kaibigan niya. Tinay namin sa akin na pinagpustahan lang pala nila ako. May girlfriend na pala siya sa States. Tagal kong kinukim ang sama ng loob ko. Pero alam mo, ngayon ko na-realize na mas mabuti na rin yung nangyari na hindi niya ako pinakasalan. Bakit?
Kasi si Gina at saka si Paul, mahal na mahal nila isa't isa. Pero ganun pa rin ang nangyari sa kanila. Nasira pa rin nilang isa't isa. Eh, paano na nga kaya kami ni Rene? Eh, hindi naman niya ako mahal. Kung nagpakasal kami, nasira siguro ang buhay ko. Eh, hindi ko magagawa ang mga na-achieve ko. Akala ko noon, nagpakamalas ko dahil sa nangyari sa akin. Pero ngayon, naisip ko, mas swerte pa rin ako. Kasi inabandon na ako. Naligtas tuloy ako sa isang lalaking tulad niya. Tulad ng anak mo na sinabi mong sinuwerte dahil nailigtas sa nanay na katulad mo? What can I say? Mas swerte kami mga ina. Pinsan! Oh! Pinsan, okay na! Nahatid na namin si Gina dun sa bahay ng tiyahin niya. Dun na raw muna siya habang iniisip niya kung ano muna ang gagawin niya. Eh, sigurado bang ayos lang siya dun? Eh, siguro naman, pinsan. Pero alam mo, sa tingin ko, tama rin yung ginawa nila. Kasi kung sila talaga sa future, sila talaga, di ba? Tsaka maganda yung ayusin muna nila yung buhay nila, di ba? Oo. Ikaw, madam, okay ka lang? Oo naman. Kahit hindi sila nagkabalikan, maayos pa rin ang buhay nila. So I guess I'm still a winner. So, Sophia, tanggalin mo yung pangalan ni Gina dun sa listahan natin, okay? Okay, madam. Mission accomplished. Okay. Pinsan! Oh. Ilang oras na puputok na yung araw. Hindi pa kayo natutulog. Laban kayo pasok. Oo, ano ba na? Sige na, oh. Matulog na kami. Tara, madam. Sige. Uwin na kami. Ingat kayo. Madam. Good morning, sir. Sir. Good morning, ma'am. Pumunta lang ako kay na Jessica para humingi ng tawad. Pag-uwi ko, may girlfriend na ako. Can't let this happen. Hindi ako pwede magtrabaho sa foundation ni Kuya. Hindi na kami pwede maging ni Jessica. Kailangan ko bawiin ang sagot ko kay Kuya. Ako, kailangan ko bawiin yung sagot ko kay Jessica. Good luck, bro. Good luck, sis. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Morning, morning. Good morning, morning. Sheila. Can you call the heads of the department? I need to make a few announcements. Right? Ngayon na. Yes, sir. Did you bring the file? Yeah. Ano pala sila Yanni? Oh, Bart. Yanni! What a surprise. Tama, I'll introduce you to everyone, huh? Wait, Kuya. I think kailangan muna nating mag-usap before magawin yun. What? Are you quitting? I don't think I made the right decision. Napag-isip-isip ko na mas makakabuti sa akin if I just stick with Green World. I don't think your members will agree with you. What? Paano mo nalaman, Kuya? Nakausap mo sila? Yes. I told them how you're willing to make a sacrifice for their sake. And they agreed with me. Sa tingin nila, mas makakatulong ka sa kanila if you grab the opportunity na ibinibigay ko sa'yo. So I'll see you later. Right? Where are you going? Later. Jessica, we need to talk. Ano? Nasa opisina ka na? Oh, sige, sige. Pakit na ako. Okay. Good morning, sir. Hey! Hey! Okay, Bart.
pangit yun, babaeng yun. Pangit! Kaaway mo yun. Hindi ko obsessed sa kanya, okay? Hindi! Hindi, hindi ko obsessed sa kanya. Pangit siya, pangit! Bakit mukhang tense na tense ka kanina? Dahil patutun kay Bart sa elevator? Anong tense? Hindi ako natetense. Asar ako. Sa lahat ng tao makakasabay ko sa elevator, yun pang lalaki na yun. Kung lalaki nga siya. Ano ibig mo sabihin? May lalaki bang ganun? Bakit ganun ang amoy? Bakit? Ano bang amoy? Baba ako? Hindi. Sobrang bango nga eh. Parang babae. At talagang inamoy mo pa. Baka naman sa susunod, pisil-pisil mo na yung masin mo. Ay, ano ka, madam? Ano akala mo, type ko yon? You tell me, Sophia. Ilang beses ko ba kinasabihin sa'yo na hindi, no? Hindi, hindi, hindi! No! Falling for that guy. Dahil ayokong nadidistract ka sa mission ko. Kuha mo? Okay? Ma'am! Ma'am! Pinapatawag daw po lahat ni Sir Bobby. May mahalaga daw po siyang announcement. Okay. Let's go. Okay ka na. Hey. Oh, hi, Jessica. Hey. Mwah. Did you miss me? I missed you so much. Yeah, we really have to discuss something, Jessica. Hold that thought. This must be your kuya. Hello? Hey! Yes, Bob? Oo, kasama ko siya ngayon. Alright, sige, pupunta na kami dyan. Goodbye. Pinapatawag tayo ng kuya mo. Pinapapunta tayo doon? Bakit daw? I don't know. I guess meron siyang announcements tungkol yata sa kapatid mo. Okay. Look, Jessica, kailangan natin mag-usap. Come on. Can it not wait? Kailangan nandun ako. It's important that I'm there para alam ng lahat na lahat ng decisions ng kuya mo in agreement with the future boss. Okay. Shall we? Yeah. Okay. After you. Good morning, everyone. Now, before we start this week, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang bagong member ng ating team. I'd like to introduce to you ang magiging head ng ating foundation, my sister, Miss Yanni Ramirez. Welcome, Yanni. And I'd like everyone to know na itong desisyon ko to has already been approved by our future boss, Miss Jessica Cruz. Let's give it up for her. Congratulations. You did a great job. Bakit? Kuya? Parang nga palagi ako sa'yo. Pagdating sa babae. Sinabi na sa'kin ni Jessica. Listen, everyone. Since nandito na rin kayo lahat, at malamang nagtataka na rin kayo na nagtatrabaho ng buong pamilya namin dito sa kumpanyang to. I'd like to introduce to you ang bagong miyembro ng aming pamilya. Because my brother Bart and our future boss are now officially a couple.
family? To family. To family. Oh, by the way, Bobby, ginulat mo ako sa announcement mo tungkol sa amin ni Bard kanina. Actually, tungkol kay Yanni yung a-announce ko. Pero nung nakita ko kayong dalawa ni Bard, kung gaano kayo kabagay sa isa't isa, I told myself I had to say something. Welcome to our family, Jessica. Thank you, Bobby. Oh, Jessica, come on, please. Kung tayo-tayo lang naman nag-uusap, you can call me Kuya. Cheers. Cheers. Thanks, Kuya. You're welcome. Alam mo, hindi ko na talaga gusto ang nangyayari dito eh. Talaga, madam, ang kapal na mukha ng lalaking yun. Yes, sobrang kapal. Opportunista, magagamit, user-friendly. Overly ambitious, scheming, untalented, and great. Tama! Parang gigolo nakahanap ng matronang mahuhututan niya ng pera. Parang... Gigolo? Paano naging gigolo si Bobby? Bobby? Hindi, hindi si Bobby ang sinasabi ko, si Bart! What? Si Bart, di ba? Eh, obvious naman eh, na kandiligawan niya yung Jessica rin para tumaas ang posisyon niya dito sa kumpanyang to. Aba, hindi pa ba sapat na naging vice president siya dahil yung kapatid niya ay CEO ng kumpanya? Sophia, ang concern ko lang naman ay ang future ng kumpanya ko under Bobby. Lahat ng pamilya na inilagay niya na dito. This company is being run by a family of idiots. Babaksak lang ang kumpanya ko at hindi ako makakapal doon. We will do something, Sophia. Let's go. Tawagan mo sina Bruce. Ay, ay, shh, madam, relax. Sandali, 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 sandali. Bakit? Relax? Oh, relax. Di ba pinag-usapan na natin to? Baka nakakalimutan mo. Patay ka na. Kaya hindi mo na concern kung ano mangyari sa kumpanyang to. Ang importante ngayon, ayusin natin yung mission mo. Pabayaan mo na yung sina Bobby. Sophia, paano ko gagawin nun? Eh, nakita ko kung paano pakinabangan ng ingratong yun ang lahat ng pinaghirapan ko. Ramdam na ramdam ko, ang sayin na nang mamatay ako. Parang tumama sa loto. The nerve! Nagkamali ng assumption si Jessica. Hindi ko siya girlfriend. Hinaloko nitong si Bart. Si Jessica, tulungan mo. Di ba pamangkin mo yun? We need to work together with Bart for the proposal for them. Work together? Kami? Hindi ako naglagay ng maling address ko sa resume ko. Pinuntahan mo ang address ko sa resume? Sa sino ka ba talaga? Saan ka ba talaga nakatira, Sophia?